Okay po, ito po topic natin. Bawal ba ang prutas sa may pikos? Isip natin, prutas healthy, di ba? Pero merong prutas, dapat ingatan kung kayo ay may pikos, kayo ay may diabetes, or overweight. Ano ba muna ang pikos? Ang pikos, isang very common ngayon ito sa mga kababaihan, isang hormonal disorder na nakaka-apekto sa ovaries. May mga cyst ng mga ovaries. So basically, ang gamutan sa PCOS, diet and exercise, di ba? Ngayon, ang problema sa PCOS, pagdating nila ng edad 40, marami magkakaroon ng diabetes. So high risk sila. Actually, mataas yung percent eh. Parang mga 40 to 50% pwede magkaroon ng diabetes yung mga may PCOS nung bata pa. Ang problema kasi sa PCOS at sa diabetes, yung tinatawag na insulin resistance. Ibig sabihin, may insulin yung katawan natin. Yung insulin, kailangan natin yon para yung kinakain nating glucose, carbohydrates, ma-absorb ng katawan. Ang problema sa diabetes, yung insulin, hindi nagagamit. So, hindi magamit ng katawan, kaya nagkakaproblema. Kaya tumataas yung blood sugar. So, pag may PCOS, binabawasan yung matatamis, binabawasan yung carbohydrates. Ano muna ang sintomas bago natin pag-usapan yung mga prutas na good fruits and quote-unquote bad fruits sa PCOS? Ano muna ang sintomas? Ang mga may PCOS, usually irregular ang regla. Okay? Menses nila irregular. Tapos, infertility, nahirapan magbuntis. Mataas ang testosterone na may PCOS. Marami silang buhok sa parang may bigote, may balbas konti, pati buhok sa katawan. May cyst sa ovaries at high risk sila para magkaroon ng diabetes. Okay, meron din silang mga skin tag, yung parang yung mga balat-balat dito at minsan nangingitim dito sa may likod nila. Anong mga prutas ang pwede o hindi pwede sa may PCOS at sa mga may diabetes na rin? Basically kasi ang prutas, dalawang klaseng carbohydrates ang laman niya. Meron siyang fructose, okay? Ang fruits natin may fructose. Yun ang natural sugar, okay? Ang kinakain nating white sugar or table sugar, tawag doon sucrose. So, yung sucrose na white sugar, yun ang mas masama. Pag nakain natin yun, nilagay natin, yun ang mga nilalagay sa mga matatamis o hinahalo natin sa kape natin, mabilis magpataas ng blood sugar. Pero ang fructose ng prutas, mas mabagal ma-digest. So, mas maganda, mas dahan-dahan ma-absorb. Bukod dito, isang carbohydrate pa ng prutas ay yung mga fiber. Okay? Maraming fiber ang prutas. Ang maganda sa fiber, pinapabagal niya yung pag-absorb ng fructose. So, dahan-dahan ang pagpasok ng fructose sa katawan dahil sa fiber. So, good yun. Mabuti. Maganda sa digestion. Marami ding vitamins, minerals, and antioxidants ang mga prutas. So, high fiber, konti lang yung fructose. Pinag-uusapan pa sa diabetes yung tinatawag na glycemic index. Mababa ang pipiliin natin yung prutas na mababa ang glycemic index. Less than 55 para hindi tumaas ang blood sugar. So, ano tong limang prutas na pwede? Okay? Mamaya na yung mga bawal at babawasan natin. Ang pinaka-pwede sa may diabetes, sa may PCOS, sa overweight ay mansanas, number one. Ang mansanas, low glycemic index, 44 lang, mababa. Maraming soluble fiber ang mansanas. Ibig sabihin na soluble fiber, pampababa ng cholesterol, total cholesterol, pampababa ng bad cholesterol, maganda sa puso ang mansanas. Kasama yung balat niya. Actually, yung pag inaamoy mo yung mansanas, nakaka-relax din yan. Apple smell, pampa-relax yan. Subukan nyo pag na-stress kayo. Number two na maganda sa PCOS na prutas sa mga overweight din, mga orange. Orange, kasama na ang dalandan, kasama na rin ang suha, orange, dalandan, suha. Ang glycemic index niya, mga 44 din. Hindi ganun kataas, 44, 45. Maraming vitamin C ang orange, dalandan, mga suha.
Ang suha, okay din yan kasi mas mababa pa sa calories. Medyo mababa calories niya eh. Parang 50 calories lang kalahating suha. So, okay itong mga citrus fruits. Number 3 na pwede nyo rin kainin, kung may picos, avocado. Avocado, glycemic index is 40, not so high. Marami siyang good fats. Mataba ang avocado pero mabuting taba. Monounsaturated fats siya. Hindi siya fats ng baboy at baka. Ito, good fats to. Ang avocado, maraming potassium, maraming fiber, kaya maganda sa puso, maganda sa high blood, maganda sa diabetes. Number 4 na magandang prutas, peras, pears. Yung kulay yellow, pears. Mababa glycemic index ng pears, 33 lang. So, mabagal magpataas ng blood sugar. Peras, katulad siya ng apple. Maraming vitamin C, maraming soluble fiber, pampababa ng cholesterol. So, maganda siya, apple and pears. Number 5 na maganda rin sa picos, ang strawberry. Ganda ng kulay na strawberry, eh. Very red. Sa ibang bansa, may blueberry, maganda rin. Strawberry, lahat ng berry, blueberry, may antioxidant. Sobra taas ng antioxidant level niya. Anti-cancer, iwas pamamaga sa katawan, maganda sa puso. So, strawberry, wag lang lagyan ng maraming matatamis, asukal or condensed milk. Maganda. Tapos itong mga prutas na to para maganda sa diet natin, haluan ng healthy protein. Fruits with protein tulad ng itlog, napakaganda. Pwedeng-pwede yan, isama hard-boiled egg. Ano naman ngayon ang mga bawal na prutas? Sabi na lang natin bawal, pwede naman kainin pero konti lang. Mga pag-iingatang pagkain natin sa may picos, may diabetes. Yung mga overripe, lahat ng prutas na overripe. Ibig sabihin yung masisira na, di ba minsan may, like yung saging, yung malapit na mabulok o mangga na masisira na. O pinya na medyo brown na. Diba? Yung talaga pag overripe ang prutas, mataas ang fructose, nakaka-diabetes, pampataas. So, dapat sakto lang. Huwag yung hinog na hinog. Bukod sa overripe fruits, ang iingatan natin, ito yung mga prutas, kahit hindi overripe, mataas sa sugar. Grapes, ubas, taas ng sugar nito. Eh. Matamis masyado ang grapes. Pwede mo kainin, konti lang, 5 or 10 lang. Pati raisins, mas matamis pa raisins kasi tinanggal mo lang yung tubig pero ubas din. Pakwan, mataas din eh. Pakwan, melon, mataas din to sa glycemic index, pampataas. So kung gusto mong pakwan, konti lang, wag yung sobrang tamis. Mangga, green mango, yellow mango, ang taas din. Kaya ang mangga, hindi pwede sa mangga bawat kainan. Kailangan mga isang pisngi lang ng mangga. Pagdating sa saging, medyo controversial yung saging. Saging kasi glycemic index niya sakto eh, mga 55. So, pwede magsaging, isa o dalawang saging, wag lang overripe. Although, medyo moderate ang glycemic index ng saging. Para sa akin, pwede ang saging sa diabetes, sa PCOS, kasi sobra dami niyang potassium ang saging. Sobra dami niyang vitamin B. Marami pa siyang ibang mga chemical na maganda. Mga tryptophan, leucocyanidin. Sobra ganda para sa tiyan, para sa ulcer, pamparelax ang saging. Gano'ng karaming prutas? Konti lang, mga isang cup o dalawang cups in a day. Pwede na yan. Isang apple, isang pear, one serving yan. 2 to 3 servings in a day. So, para sa PCOS, para malaman kung may PCOS, kailangan i-ultrasound yung mga ovaries. May blood test din, nakikita yung testosterone level kung mataas. Papacheck up tayo sa OB-GYN ninyo. Okay? Yung OB nyo, baka bigyan kayo ng birth control pills, siya na bahala para makontrol yung menses, mabawasan yung pimples. Baka bigyan kayo ng diabetes medicine, metformin, para sa diabetes at bumaba ang timbang. At syempre, yung diet at exercise na kailangan natin. Sana natuto po kayo sa mga prutas na pwede kainin at yung mga dapat limitahan kung tayo ay may PCOS, may diabetes, or overweight. Ingat po.